Iga nakatakdang magbigay ng mga alternatibo sa price cap sa bigas ang National Economic and Development Authority o NEDA. Lumulutang ang pagtanggal sa price ceiling ngayong nagmura ang bigas sa ilang pamilihan. Saksi si Bernadette Reyes. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng panahon ng anihan. Bahagyang bumaba na ang bentahan ng sako ng bigas dahil sa mas maraming supply. Sabi ng mga nagtitinda sa Pasig Mega Market, hanggang 300 pesos ang ibinaba sa kada sako ng bigas. Kaya naman ibinaba na rin ng 5 piso kada kilo ang kanilang benta sa bigas. Inalis na rin ang limitasyon sa pagbebenta ng 41 at 45 pesos kada kilo na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, kung ikukumpara ang presyo bago nagpatupad ang price cap, hanggang 12 pesos na ang ibinaba sa presyo ng regular milled rice at hanggang 7 pesos sa well-milled rice. Umaasa ang kagawaran na lalo pang bababa ang presyo ng bigas habang patuloy na dumarami ang naaaning palay ng mga magsasaka. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, sinabi ng ilang retailer na naibebenta na nila ang bigas sa mas mababang presyo nang hindi nalulugi. Yung dating namumuhunan kami ng 42, ngayon, 38. Nabibenta na namin siya ng 41 na may kinikita na kami. Sa pagbaba ng presyo ng bigas, ibig sabihin kaya ay pwede nang ipahinto ang pagpapatupad ng price cap? Sabi ng Department of Trade and Industry, posibleng maglabas sila at ang DA ng rekomendasyon sa susunod na 2 linggo. Yung supply, yung stocks, yung inventory, at yung external factors from outside, I suppose, will be considered. But mukhang nakikita po naman natin maraming favorable circumstances that augur well for a recommendation to lift AO39 price ceiling. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Pero nauna na nilang sinabi na magandang indikasyon na may mga retailers na nakakapagbenta na ng bigas na mas mababa pa sa price cap. Minomonitor na raw ito ng DA at iba pang ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng informed recommendation sa paglift ng price ceiling. Isa rin daw sa kinokonsidera ang inaasang pagdami ng supply dahil sa panahon na ng ani. Dagdag pa ng Bureau of Plant Industry, tumataas na ang rice self-sufficiency ng bansa at pinupunan na lang ng import pero sapat daw ang supply natin. Umaasa raw silang malilift na ang price cap sa mga susunod na linggo. Habang wala pa ang desisyon, patuloy raw na umaasa ang mga consumer pati maliliit na negosyanteng patuloy na bababa ang presyo ng bigas. Maganda po pag ganun tuloy-tuloy na bababa ang bigas para kahit paano naman ay makabawi-bawi tayo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.